Magandang hapon po sa inyo lahat. Maligayang Pasko po at kamayan po natin yung atin pong katabi. Batiin po natin ang isang maligayang Pasko. Bago magsimula ang atin pong kantata, nabanggit sa akin na nandirito si Ambassador Quintana, parang nandirito, parang nice natin, anyayahan lang na ito. Ay, ito, kasama po natin, nanood po sa atin, si Ambassador. Maraming salamat po. Salamat po. Hindi lamang po ngayong presentation, maging nung practice po natin, ay dumalo si Ambassador. Maraming salamat po sa support sa Filipino Christian Church Choir. Si Kuya June ay kararating lang kahapon, mga kapatid, mula sa Pilipinas. Kaya maraming salamat, Kuya June, sa patuloy na pagtsatsaga at pagtuturo sa choir. Okay, ang atin pong pag-aaral, bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, nais po muna natin mag-declare ng blessing sa atin pong katabi. At sa pagkakataon pong ito, hindi basta blessing, kundi FYI lang. Ibig sabihin, i-inform lang po natin ang atin pong kapatid na nasa kaliwa at nasa kanan, sabihin lamang po natin, nandito lang ako sa Pasko, kapatid. Sabihin po natin, FYI lang. FYI lamang po. Okay, ang title po ng atin pong kantata, An Unexpected Christmas. Isang Christmas kantata na pinangunahan nga ng atin pong choir. Alam nyo, totoo ito eh. Mayroong mga bagay na unexpected, na hindi mo inaasahan na darating. Maaring nakaplano ka na sa lahat ng gagawin mo, pero mayroong bagay, mayroong tao, mayroong circumstances na darating na hindi mo kayang kontrolin. Sapagkat hindi ka naman in control sa lahat ng bagay. So meron, halimbawa, maaaring ito ay maganda, maaari din namang ito ay hindi maganda. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na unexpected na maaaring maganda. Isipin nyo, mga kapatid, unexpected nyo, hindi nyo ina-expect na maaaring yung nasa kaliwa mo ay magregalo sa'yo sa darating na Pasko. Unexpected yon, di ba? Hindi mo inaasahan, maaaring magulat ka, pero hindi mo ina-expect na ibigyan ka ng regalo nitong darating na Pasko. Sa Luke chapter 7 ng ating pong pag-aaral, mayroon namang tao na expected. Ibig sabihin, inaantay na. Hindi siya unexpected. Matagal na panahon na, daan at libong taon ang dumaan, inaantay na dumating siya. At ito yung sabi ni John the Baptist, ho, mga kapatid. Summoning two of his disciples, John sent them to the Lord saying, "Are you the expected one?" Ikaw na ba yung ine-expect namin? Dalawang beses po binanggit sa atin pong talata, "Are you the expected one?" So para sa akin, mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay mayroong titulo tungkol sa Messiah, the unexpected Savior. Yung pong Messiah na inaantay na matagal na panahon. Ang Messiah, kunin po natin ang Messiah. The word Messiah, Jewish concept po yan. Wala yan sa ibang relihiyon. Jewish po yan. At wala din po yan sa ibang bansa. Ito po ay Jewish po yan. Ang tradition po niyan ay Jewish. So, ibig sabihin ng Messiah ay ito, sa Judaism, Christos, sa English, sa Judaism, Masya. Ibig sabihin, is a savior, liberator, figure in Jewish eschatology, who is believed to be the future redeemer of the Jewish people. The concept of Messianism originated in Judaism, and in the Hebrew Bible, a Messiah is a king or high priest traditionally anointed with holy anointing. So, ito yung ina-expect nila. Sinabi ni John the Baptist, sabi nga nun, ikaw na ba yung inaantay namin na Messiah na matagal na panahon na? Alam niyo, mga kapatid, para sa akin, legit lang na magtanong si John the Baptist. Bakit ko sinabing legit? Tingnan niyo ang nangyari sa Acts chapter 5. Mayroong mga lumalabas na impostor.
mga impostor na Mesiya. Sa Acts chapter 5, sabi ni Gamaliel, "And he said to them, 'Men of Israel, take care that you propose to do with this man. For some time ago, Theudas rose up and claiming to be somebody.'" Mayroong lumabas na tao na sabi, siya yun. Theudas. Mayroon pang isang tao, hindi po si Judas ito, pero pangalan din niya, Judas. Sabi niya, "And this man Judas of Galilee rose up in the days of census and drew away some people after him. He too perished." So lugar lang na magtanong si John the Baptist, "Are you the expected one? Ikaw na ba yung Messiah? Ikaw na ba yung inaantay namin na pinangako na Redeemer ng Israel, ng bayang Israel?" Ang pagkakaunawa nila, mga kapatid, political leader po yan, na mag-redeem sa kanila, depende sa sitwasyon nila na under sila ng Roman Empire. So, ito yung ano, ito yung hinahanap ni, ito yung hinahanap, ikaw ba yun? Sa totoo lamang po, nag-research po ako. At ito yung research ko, 2006. Naglabas ang National Geographic ng isang article. Ang sabi ay itong article na ito. Meet, National Geographic po yan. Meet 5 men who think they are the Messiah. Daanan na lang po natin yung mga larawan nila at hindi naman tayo interesado sa kanila. Merong dyan taga Nigeria, merong taga Zimbabwe, merong iba't iba po yan. 50 lahat yan at merong pang Hapon. Si Konnichiwa, andito. Merong pang Hapon. Mga kapatid, ito ang tanong naman natin, mga kapatid. Bakit natin sinasabi, why Jesus is the expected one? Bakit tayo naniniwala? Bakit natin sinasabi na siya na yun? Expected one. Bakit natin sinasabi na siya na po yung Messiah? Meron po akong dalawang dahilan. At ito po ang tatalakayin po natin. He is the promised Messiah based doon sa as recorded in the scriptures and prophecies. Pangalawa, mga kapatid, he is the announced Messiah based doon sa different witnesses na nagpapatotoo na si Jesus ang Messiah. Ang tatalakayin ko lamang po, mga kapatid, ngayon ay itong number one. At sa TGIS po natin, sa Sunday ko natatalakayin yung pong pangalawa. So tingnan po muna natin ang number one. He is the promised Messiah as recorded in the scripture prophecies. Mga prophecies. Bago matupad ang isang prophecy sa isang tao, ang sabi ng mathematician, ito, meron pag-aaral na ginawa. Mathematically speaking, the odds of anyone fulfilling the amount of prophecy are staggering. Mathematician put it this way. Sa isang tao na matupad sa kanya ang 8 prophecy, 100 trillion. 1:100 trillion, mga kapatid. Mathematics po yan. Para matupad sa isang tao ang 8 prophecy. Yan po ang odds. Wait, there's more. Sa isang tao, para mapulfill sa kanya ang 48 prophecies, ang kailangan niya, mga kapatid, ang chances, ang odds ay 1:157 power. 157 na zero. Tinignan ko, hindi ko na maanin. Hindi ko na alam ang tawag dyan, mga kapatid. But wait! There's more! Alam niyo ba, mga kapatid, kung ilang prophecy ang tinupad ni Jesus Christ sa Biblia na siya yun? 300 prophecies na tupad lahat po sa kanya yun. Bakit hindi mo sasabihin siya yung Messiah? Bakit hindi mo siya sasabihin na siya yung
nandirito, na nakasulat, na ipinangako ng Diyos na ipadadala ko. Genesis pa lang po, nung bumagsak ang tao, yun ang sabi ng Panginoong Diyos. Yung babae, manganganak at babasagin niya yung ulo ng serpent. Si Jesus Christ na ho yun eh. Hindi ko maulubos maisip bakit maraming mga tao hindi naniniwala pa rin sa ating Panginoong Jesus. Samantalang malinaw na malinaw sa Scripture, malinaw na malinaw sa salita ng Panginoong Diyos, sa iyong expected one, ang gagawin ko po, mga kapatid, kukurot lang po ako ng konti doon sa 300 prophecies. Kukurot lang po tayo ng konti. Ang titingnan lang natin, focus lang muna tayo doon sa birth and death. Mga tinupad ni Jesus Christ sa birth and death. Tingnan po muna natin ang number one. Prophecy, number one. The Messiah will be born in Bethlehem, place of birth. Bethlehem. Malino yan? Micah chapter 5 verse 2. But as for you, Bethlehem Ephrata, you little to be among the clans of Judah, from you one will go forth to be ruler of Israel, the Messiah. Ang concept ng Messiah, alam po ng mga Hudyo yan. Na inire-refer ang Micah chapter 5 verse 2 tungkol sa Messiah. Tanong, fulfillment, kailan po natupad yan? Saan ipinanganak si Jesus Christ? Aksidente ba? Bakit nagkaroon ng census? Bakit kinakailangan pumunta nila? Bakit kinakailangan pumunta sila doon sa isang lugar doon? Sa Bethlehem? Aksidente? Hindi ho. Para tuparin kung ano ang nakasulat. Para tuparin ni Jesus Christ ang prophecy. Sa Micah chapter 5 verse 2, so Joseph also went up to Galilee from the city of Nazareth to Judea, the city of David, which is called Bethlehem. Kasi sabi sa Micah chapter 5 verse 2, sa Bethlehem ipanganganak eh. E nasa Nazareth sila. Kabwana na po ni Maria. Kung ako si Joseph, hindi ko napapaalisin. Pero hindi ako si Jose. Naglakbay sila hanggang Bethlehem because he was of the house of the family of David in order to register along with Mary who was engaged to him and was with child. Bay, sa aeroplano po, bawal ang bumiyahe. Ito'y kamelyo pa. Mapakahirap bumiyahe, pero para ano dahilan? Para tuparin, para matupad kung ano po yung nakasulat. Ako'y kaming dalaway mapalad ho, mga kapatid. Noong 4 na taon na ang nakararaan, kami po ay nakadalaw sa lugar na pinanganakan ng ating pong Panginoon. Okay, tanong ito. Pastor, ang dami namang ipinanganak sa Bethlehem. Paano masisigurado mo na siya yun? Yun ang tanong. Legit naman. Valid naman yung tanong. Sa dinami-dami nung time na hindi lang naman siguro si Jesus Christ ipinanganak nung time na yun. At hindi lang siya ipinanganak sa Bethlehem, napakarami. Tanong! Bakit sinasabi natin na si Jesus Christ, ang Messiah, ipinanganak lang naman siya sa Bethlehem? Kurot pa po tayo ng konti sa prophecy. Prophecy number 2. The Messiah will be born of a virgin. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with a child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. Mga kapatid, sabihin niyo po sa akin ngayon, sa dinami-dami ng tao at bata na ipinanganak sa Bethlehem, sino ang ipinanganak ng isang birhen? Baka birhen ang pangalan ng tao, pero ng babae. Pero ibig sabihin ng virgin, hindi nagkaroon ng relasyon sa kanino man lalaki. Sino? Wala ho! Fulfillment! Kailan nangyari yan? Matthew chapter 1 verse 20 to 23. But when he had considered this,
Behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who was been conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Hindi pa po sila ng kasal nun. Betrothed pa lang, engaged pa lang po. Okay, tingnan natin ito. Pastor, baka naman surrogate. Pwede, pwede ba? Pwede. Pwede. Di, meron. Tama ako, di ba? Tama ako. Kasi ngayon pwede yun eh. Ang tawag na yata doon ay IVF. Tama, di ba? Maaring virgin ka, maaring sabihin natin eh, babae ka, healthy ka, hindi ka nagkagalaw ng sinumang lalaki, virgin, hindi ka nagkagalaw ng sinumang lalaki, pagkatapos may ilalagay sa sinapupunan mo, tawag doon, surrogate. Tama ako, tama ako. Tama ako. Ang tanong, meron na ba noon? Meron na bang IVF noon? Most probably, wala pa. Ngayon na lang yan. Kurot ho uli tayo. Baka hindi pa kasi makumbinse. Baka hindi ka makumbinse sa place of birth. Hindi ka makumbinse sa virgin birth. Tingnan natin ang pangatlo ho, mga kapatid. Kurot pa po tayo ng konti. Sa prophecy. Ito yung nangyari. Ito na po yung ano. Fulfillment. Now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with the child, and she shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. Tingnan po natin ang pangatlo. The Messiah's origin is from everlasting. Eto na. Place of birth, marami pinanganak doon. Nung time na, marami. Virgin birth, baka naman meron nag-time travel na scientist at nag-IVF. Ewan ko sa inyo. Pwede rin, hindi mo makumbisa sa virgin birth eh. Mahirap mo na i-disprove to. Yung kanyang pinagmulan, yung Messiah ay pinagmulan niya from everlasting. Ibig sabihin, walang katapusan. Sa Biblia po, mga kapatid, kapag po sinabing everlasting, walang simula, walang katapusan. Ano ang sabi sa Micah? Kinuha ko po, mga kapatid, King James Version. Kasi dun mismo nandun yung word na everlasting. Kasi sa ibang translation na kanina, long ago. Long ago. Hindi. Tingnan natin mismo kung ano yung nakalagay sa Greek. Kung ano yung nakalagay sa Hebrew. But though Bethlehem Ephrata, though you be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting. Tanong, sinong bata, mga kapatid, ang ipinanganak sa Bethlehem, ipinanganak ng isang birhen na galing from everlasting? Tingnan natin ang fulfillment nito. Matthew, John chapter 1, verse 14, 1 and 14. In the beginning was the Word. The Word was with God. Everlasting ang God. Walang hanggan po ang Diyos. And the Word was God. He was in the beginning with God. Ano nangyari? Verse 14. And the Word became flesh. Nagmula siya sa walang hanggan. Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Spirit ang Diyos. So kinakailangan niya maging karne. Kinakailangan niya magkatawang lupa.
Ano nangyari? And the Word became flesh. Tanong, sinong bata ang ipinanganak sa Bethlehem, ipinanganak ng isang berhen na galing sa pagka-Diyos? Sabihin nyo sa akin kung meron at kung meron panlalabas. Wala na ho. Binibigyan ko kayo ng crash course sa Christology ho. Malinaw na malinaw ho sa Biblia na si Jesus Christ, the expected one, based doon sa prophecy, sa kanyang birth, sa kanyang kapanganakan. Tingnan naman po natin, mga kapatid, sa death, kurot lang huuli tayo ng konti, 300 prophecies po ito, wag po kayo mainip. Kumukurot lang ho ako. Kumukurot lang po ako ng mga tinupad ni Jesus Christ sa kanyang prophecy, sa mga prophecy. Sa kanyang birth, ngayon tingnan po natin sa kanyang death. Kurot ho tayo ng konti. Sabi ng prophecy, ang Messiah will be betrayed for 30 pieces of silver. Eksakto, hindi 31, hindi 29. Kinakailangan 30 pieces of silver. Zechariah, I told them, if you think it best, give me my pay, but if not, keep it. So they paid me 30 pieces of silver. And the Lord said to me, throw it to the potter, the handsome price of which they valued me. So I took the 30 pieces of silver and threw them the potter at the house of the Lord. Ito yung naging halaga ko. Sabi ganun sa prophecy. Natupad po ba yan? Alam nyo na po yan, mga kapatid. Natupad po yan kay Judas. Eksakto, 30 pieces of silver. Yun ang ipinalit at ibinayad kay Jesus Christ. Sasasabi si Karaya, yun ang naging presyo ko, 30 pieces of silver. Natupad ho. 30 pieces of silver. Tingnan po natin ang pangalawa. Sa death ho tayo, pangalawa, kurot lang po uli tayo. The Messiah will die by crucifixion, pierced hands and feet. Malinaw po ang magiging kamatayan sa pamamagitan ng crucifixion. Ang daming death penalty noon. Merong mga death penalty na guillotine, merong death penalty na ipakakain ka sa leon, merong death penalty na susunugin ka. Ang dami pong death penalty. Pero specifically, ang Messiah ay mamamatay sa pamamagitan ng crucifixion. Noon, wala pa pong crucifixion. Romans lang po ang nag-ano niyan. Roman Empire lang po. Kaya si Jesus Christ hindi dumating na maaga eh. Then wala pa niyan eh. Eksaktong time. Kung kailan pinapractice ang crucifixion, noon hindi ho. So, eksaktong-eksakto ang dating ni Jesus Christ to fulfill the prophecy. Sabi ganun dito, my strength has dried up like sun-baked clay. My tongue sticks to the roof of my mouth. You have laid me in the dust and left me for dead. My enemies surround me like a pack of dogs. An evil gang closes in on me. They have pierced my hands and feet. Fulfillment. Kumuha lang tayo ng konti. Matthew chapter 27 verse 31. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Specific ho ang prophecy. Ito ang kanyang kamatayan. Hindi malulunod ang Messiah ho. Specific ho ang prophecy. Ipapako siya sa krus. Noon, siguro yung mga nakakabasa niyan, ano itong crucifixion? Hindi naman ito yung death eh. Ang alam na death ng mga Hudyo, stoning, babatuhin ka. Hindi nila alam yung crucifixion.
Pero nung time ng Roman Empire, dumating po ang crucifixion on the right time to fulfill the prophecy. Crucify si Jesus Christ, the Messiah. But wait, there's more. Kurot lang ho tayo ng konti pa sa death. Hindi lang po siya mamamatay. The Messiah will be raised from the dead. Prinopisay din po yun. Na hindi siya mananatiling patay, kundi mabubuhay uli yung Messiah. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one to see decay. Hindi ka yung Messiah hindi mabubulok. Fulfillment. 3 days after the death of Jesus Christ. But the angel said, "Don't be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified. He isn't here. He's risen from the dead. Look, this is where they laid his body." Mga kapatid, 6 lang po yung kinurot ko. 300 prophecies ang tinupad ni Jesus Christ. He is the expected one. Siya po yung tunay na Messiah. Messiah, as recorded in the scripture prophecies na tinupad lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-pray po natin ang ating pong choir this coming mamayang gabi. Meron pa po silang presentation at sa TGIS. Ito naman po ang tatalakayin ko. Sino-sino ang mga nag-witness that Jesus Christ is the expected one. God bless you po. Merry Christmas po. Nandito lang po ako sa Pasko.